Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ang karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa gayo'y lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng damba ng sunugan, ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, ayaw na ninyong magsipasok. Inahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok." At umalis si Jesus sa bahay na iyon, at mula noon tinuliksa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang first day? Inulan kayo, no? Kasi sabi, huwag kayong lumabas. Biro lang na. Pero nawa po sa pagsisimula ng kampanya ng ating pong barangay election, nawa manatili pa rin pong gabay sa atin, sa bawat isa po, ang mga salita ng Diyos. Bagamat sa konteksto, sa Ebanghelyo, hinaharap po ni Jesus itong mga eskriba at mga pariseyo. Sabihin niyo nga po, eskriba at pariseyo. Eskriba at pariseyo. Kung tutusin po, ito yung mga matatalino, ito yung mga tagapagturo ng batas, tagapagpatupad ng batas. Sila yun, no? Lalo na kasi noon talaga nakasentro ang buhay ng tao sa kautusan ng Diyos. Dito nakasalalay yung kanyang kaligtasan o kapahamakan. Kaya malaking responsibilidad ng mga eskriba at mga pariseyo na maituro dapat sa mga tao ang kautusan ibinigay ng Diyos. Siyempre, sa paglipas ng panahon, napapalit po, no, namamatay na yung mga sinauna, may pumapalit ng mga bagong henerasyon, kaya hindi dapat tumitigil sa pagtuturo. Pero sa kalaunan, medyo nagkaroon ng kapalpakan o kapabayaan itong mga pinagpasahan ng kautusan, itong mga eskriba at mga pariseyo, dahil dinagdagan na ng dinagdagan ang mga kautusan na ipinapatupad. So sa sobrang dami, nahihirapan na tuloy yung mga ordinaryong mga tao na sundin ang utos ng Diyos. Nagiging masyadong komplikado. Kasi lahat na lang ng kinikilos, lahat na lang ng ginagawa, kapag hindi sinunod, yan ay kasalanan na. Makasalanan na ang isang tao. Halimbawa, noong mga nakalipas na araw, narinig natin o sinita si Jesus nitong mga pariseyong ito dahil hindi siya naghugas ng kamay bago kumain. Yan. Siyempre, hygienic purposes, kailangan mo maghugas. Pero kung ituturing mo ito bilang kasalanan at ituturing ka ng makasalanan dahil lamang hindi ka naghugas ng kamay, medyo taliwas na yan sa mga ano, sa yung sa turo na dapat na matutunan
ng mga tao. Malinaw po ba? Yan. Kaya, siguro maganda rin iugnay natin ito, no? Kayo po, lalo na yung mga tumatakbo sa alalang ito, no? Kayo po ay merong responsibilidad na maging inaipatupad ang mga kautusan, may mga ordinansa na ginagawa sa barangay na dapat sikapin na maging mabuting tao ang mga kabarangay. Kasi kung mas napapasama, lalong naghihirap ang mga kabarangay, medyo taliwas yan at titiyakin ninyo, titiyakin ko din sa inyo, magagalit si Jesus sa inyo. Kasi ito po ay katungkulan na ibinibigay sa inyo kung paano kami sa mga sa simbahan, bilang pare, obispo, ay pinagkakalooban ng kapangyarihan na hindi dapat abusuhin, kundi dapat ay mas makatulong na makapasok ang mga tao sa simbahan. Hindi hinahadlangan, kundi titiyakin na makapasok ang mga tao sa simbahan. Kaya nga yung lagi natin pinapaalala, ano bang pumipigil sa inyo para tanggapin ang sakramento? Bakit ayaw magpakasal? Bakit ayaw magpabinyag? Bakit ayaw magsimba? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa mahal? O, di tanggalin. Kasi yun yung mas karapat dapat. Wala nang bayad. Ngayon, kung hindi pa rin papasok ang mga tao, problema na ng tao yun. Pero dapat tinitiyak ng simbahan yun. So, ganun din nawa sa barangay, no? Tiyakin po na magiging mabuti ang kalagayan ng inyong barangay. Tiyakin na magiging malinis, magiging ligtas, no, ang barangay o ang mga tao sa inyong barangay. Ang buhay nila, ang kaligtasan nila, nakasalalay sa inyo. No, lalo tigit yung mga, no, naghahangad maglingkod. Kaya nga, paglilingkod ito. Kailangan may sakripisyo na ibibigay, may sakripisyo na hihingiin sa inyo. Pero nawa, katulad ng sabi ni Jesus, huwag nawa tayo yung maging dahilan o maging hadlang para ang mga tao ay mapalapit sa Diyos. Kung ayaw na ninyo lumapit sa Diyos, sabi nga dito, no? Kung ayaw na ninyo lumapit, huwag niyong idamay ang barangay. Huwag niyong idamay ang mga tao sa inyong barangay. Pero nawa po, kung sino man, magpatuloy nawa ang ating pagtutulungan, ang simbahan at ang barangay para mas maging maayos, maging mabuti ang ating pong parokya. Amen?